Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang hindi po mapakali, no? Kami nga po yun, ano? Isa rin kami doon. Hindi mapakali sa mga kasagutan ng isang Alden Richards kung siya ba ay nagkumpirma na ng kanyang schedule dito po sa Itbulaga tomorrow, no? Bukas sa bukas. Yan po yung katanungan na paulit-ulit po namin itinatanong kay Ate Lu mula kanina pa. Ano nga kaya, no? Ano nga kaya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, hanggang as of, ano po yan, ha? As of 5:30 afternoon, wala pa pong sagot ang isang Alden Richards kung siya po ay pupunta ng Itbulaga, no, para sa live, para po sa kanyang birthday. Ano, wala pa rin po talagang nakakaalam about it. Wala pa rin po talagang response from the part of Alden Richards, no, and his team kung siya po ay magpapa-unlock ng kanyang schedule dito po sa Itbulaga. Hanggang ngayon, inintay pa rin po. Mamaya pag-usapan po natin ng detalye na yan. Ano? Dahil po, isasama rin po natin sa ating pag-uusapan ngayong araw ay ang kondisyon sa kanyang magiging paglabas sa Itbulaga. Ano nga kaya yung mga kondisyones? Abay, syempre, hindi naman po pwedeng kung lalabas siya ng Itbulaga ay ganun-ganun na lang. Meron at meron pa rin pong kondisyones po yan, ano? At yan nga po yung pinag-uusapan din ngayon sa Twitter na atin din pong pag-uusapan. At bukod dyan, syempre, atin pa rin pong pahapyaw, ano, na pag-uusapan ang gawain ng social media managers ng isang Main Mendoza. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Main at kay Alden, hindi po natin palalagpasin ang mga ganyang usapin. Palagi pa rin po natin pag-uusapan yan, maya't maya. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Main at kay Alden. Thank you po, no, at naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, "Wow naman Mr. Pinas, first day of 2023, good news ang bungad mo sa amin. Thank God, ano, kung finally na-realize na ng ETT ang pagkakamali nila. Halos or more than a year nilang tiniis, no, ang kahilingan nating lahat. And may point ka, Mr. Pinas, wag naman sanang mangyari ang kinatatakutan nating strategy nila, no? Present si Alden, absent naman si Main. Vice versa, hindi talaga tataas ang ratings nila. At sa mga nagpapasabog dyan ng fake news, tama na ang pagkaka-assumero ninyo, no? Accept the truth and just be happy for Mr. and Mrs. Folkerson na happy together ever since they were married. A little respect to for their kids and also accept the truth that your poon is a green-blooded one. 2023 na, magbago na po kayo, no? Eh, wala pa rin nga pong pagbabago. Makapal pa rin po ang pagmumuka kahit 2023 na po ngayon. Thank you po, no? At wag po kayo mag-alala, Miss Doris Latupan. Kami po ay 24/7 na nakatutok po dyan sa update na yan, ano? Sa magiging pagsagot ni Alden Richards sa ito pong pagbibigay ng schedule kay Alden Richards ng APT. Dahil hanggang ngayon po, no, hindi pa rin makapaniwala ang iba, maging kami man, ano, na bakit ganon? Biglang bait, ha? Thank you po. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Gina Torrico. Ang sabi niya rito, happy new year, Mr. Pinas. Maninibago ka pa ba sa showbiz, Mr. Pinas? Kung sakaling bumalik si Alden sa Itbulaga upang magkasama sila ni Main, tignan na lang natin kung sino ang pinaka-plastic. Si Mr. Baliktad o sa pambansang ilong? At mga Armains, ano? Kainin ninyo ang hilaw ninyong pride. Isama at bigyan pa ninyo ang mga OA na mga dudangers, no? Magkasalo kayo sa bawat hibla ng inyong kasinungalingan. Ngunit, di ninyo mababago ang lahat. Kahit pa mga sarswelang gawa ninyo. Tama po kayo. Hindi po nila mababago ang lahat-lahat about Main and Alden. Kahit ano pang palabas nila, kahit ano pang sarswelang gawin nila.
no? And I agree with you, talagang uulan po ng kaplastikan once na si Alden Richards ay tumungtong sa IT Bulaga together with Main Mendoza. Makikita at makikita natin yan, lalo na kapag live sila at hindi nila itinape ang kanilang mga episodes ng IT Bulaga, no? Thank you so much po and Happy New Year din po sa inyo. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Visitacion de Guzman. Sabi niya rito, Happy New Year Mr. Pinas! At sa mga ka-team mo sa Pinas Showbiz News ngayon, ano? Napakaganda at nakakasaya ang balita mo today. Sana nga, magbalik IT Bulaga na sila Main at Alden na magkasama. Hindi yung salitan lang sila. Saya ng mga true-blooded Out of Nation pag nagkatotoo ito. Napakatagal ng paghihintay, ano? Siguradong taas ulit ang ratings ng IT Bulaga. Ano kaya pakiramdam ng mga dumali sa Sarsuela? Una na si King Cobra, di ba? At sampal sa mukha niya. Laki kasi ng inggit kay Alden, kumikita mga business niya. Samantalang siya, baka pabagsak na. Ilang taon nang walang movie, walang kita ang MZ niya, no? Palugi na siya. Buti nga sa kanya, karma is the answer. Sa totoo lang, Mr. Pinas, parang dumi siya, no? Sa paningin ko, sa mga ginawa niya sa Maychard. May HD kasi din yan kay Main. Kaso, di siya umubra. Nasanay siya, halos lahat ng naging host ng IT Bulaga napa sa kanya. Sorry na lang siya, no? Buti na lang naunahan siya ni Alden. And I agree with your statements, Ms. Visitacion de Guzman. Talagang ang punot dulo po ng lahat ng ito, no? Yung pinakaugat po talaga nito ay walang humpay na kaingitan. Inggit dito, inggit doon, inggit kay Alden, inggit kay Main. Yan ang pinag-ugatan ng lahat. Ngayon, pag-usapan po natin, ano? Siguro naman po, nakita nyo na rin po ang mga ipinopost ng social media manager ng isang Main Mendoza. Okay? Ito po, may kinalaman na naman kay Panot. Ano? Alam nyo, wala nang bago. Sanay na po tayo dito, ilang taon na po ito. Diba? Ilang taon na po ito, at uulitin ko lang sa inyo, yung social media ni Main Mendoza is meant for public viewing. Hindi po niya yan personal na Facebook account, hindi po niya personal na Instagram account, hindi niya po yan personal na Twitter account. Lahat po yan is meant for public viewing. Now, they are setting the tone, they are setting the mood, they are setting the thinking of the people who supporting Main Mendoza na ito dapat ang paniwalaan, this is showbiz for 2022, ito dapat ang paniwalaan. Kaya nga, nung naglabas po sila doon, kami po'y natatawa na lamang dahil alam po natin lahat na hindi po yon si Main Mendoza. At talaga nga naman, ano? Pera-pera. Kita kong kita, ano? Ito, ipinopost po nila. Ito po yung pinag-uusapan nila kagabi pa. Ipopost na ba natin? Wag muna. Hintayin muna natin mag-New Year. Wag muna. Hintayin muna natin magputukan. Ay, nako. Bahala sila, no? Sana nga't magputukan ang mga ugat nila. Nagmaganda stroke na po sila. Ngayon, pag-usapan po natin ang sentro ng ating mga updates. Isa po kami, no, sa mga netizens na hindi na rin po makapaghintay sa magiging sagot ng isang Alden Richards. Kaya naman po, kinukulit ng aming team, ito pong si Ate Tyrene, ano, na nagtatrabaho po dyan sa IT Bulaga. Isa rin po siya sa mga appointment setter ng IT Bulaga dyan. At bukod po sa pag-sulat, ano, ng mga backdrop nila dyan, siya po yun. So ngayon, tinatanong namin si Ate Tyrene, Ate Tyrene, ano, may sagot na ba ang isang Alden Richards at tuluyan na ba natin siyang makikita, no, together with Main Mendoza sa IT Bulaga starting on Monday? Yan po yung mga katanungan namin sa kanya. Okay? At syempre, dahil nga po hindi lang naman kami, no, marami rin pong nag-aabang na totoo nga kaya na pumayag na ang isang Alden Richards, no? Kanina po, kinausap na rin po namin sa Ate Lou, sabi niya, ay busy si Alden, nag-workout, ano, at nagpapahinga pa rin, dahil panay nga po ang kanyang mga labas, ano, sa television, endorsements, shoot dito, shoot doon, ano. Pero, nung tinanong nga namin about sa IT Bulaga, hindi pa po niya alam, ano, dahil si Alden Richards daw po, si Alden daw po magde-decide nito. Ngayon, nakuha po namin yung punto ng mga netizens. Hindi kaya may mga conditions na naman kaya hindi ka agad mapa-oo si Alden Richards sa offer ng APT? Ano nga kayang conditions ang meron ang APT o IT Bulaga para lang po mapagsama ulit si Main Mendoza at Alden Richards dito po sa IT Bulaga?
Diba? Malamang may kinalaman po dito, syempre, sino pa ba? Ang dalawang M, ano? Sila Maha, sila Miles, sila King Cobra, alam naman po natin yon. May kinalaman yan. Dahil alam nyo naman ang isang Alden Richards, yes, kaagad ang sagot niyan. Pagdating po sa mga request ng mga mahal niya sa tao, sa kanyang buhay, ano? Talagang yes kaagad yan. At sa Itbulaga nga po, dapat yes kaagad siya. Pero this time, hindi po, mukhang may pinag-iisipan ang isang Alden Richards. At sa huling conversation nga namin kay Ate Lou, no? Aabangan daw po natin bukas ng umaga kung ito bang si Alden Richards ay tutuloy o hindi. Yan po yung kanilang mga sinabi sa atin kani-kanina lamang. 6:30 namin nakausap si Ate Lou at 5:30 naman po namin nakausap si Ate Tayorin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.